Nandito tayo ngayon sa New Clark City, Tarlac para lumahok sa 17th Boss Ironman Motorcycle Endurance Challenge, ang pinakaabangan at pinakamalaking endurance event sa buong Pilipinas. Pero, ano nga ba ang nangyari? San nga ba ako nagkamali? Ito ang kwento ko sa aking first time Boss Ironman Endurance Challenge. Direct lang yun, QR code. So nandito na tayo ngayon sa kuha ng kids dito sa Boss Ironman. Nahanap lang yung pangalan ko tsaka yung number ko. Si Water Master. Hello pala yun. Hello sir Alfred. Hello sir. Ayos naman sir Alfred. Hi ma'am. Ay J-Tech Motor Club. Yes sir. Pinapanood kita sir. Ay thank you po sir. Idol kita sir. Hello. Ako may idol sa inyo sir. Hindi po pinapanood kita. Naka-subscribe ako sa inyo sir. Check mo yung followers line. Totoo. Thank you po. Thank you po. Rasantong ka sa aming agad. Yes. Ingat-ingat. Ito gamit mo? Oo. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. So let us try to be disciplined, courteous, polite, and responsible motorcycle drivers. Okay, this is about responsibility and courtesy. So baka nagratratan kayo at madidisgrasya pa. So iwasan natin yon. We are all brothers here. We are for the same purpose. We love riding big bikes, and I just want you to be safe. So dapat buo tayo na pumunta, umalis dito, buo rin tayo na babalik. So good luck to everybody. God bless us all. God bless the Philippines. God bless the Boss Ironman. PM na, nandito kami sa New Clark City Boss Ironman Challenge. Let's go!
hindi ko alam kung bakit tumigil yung motor ko eh. Wala akong nakikita, sira. Bigla lang siyang namatay kanina. Medyo nakakatakot lang kasi baka hold upin ako dito. Wala talaga akong ano rito. Wala akong kasama. Isa rin sa natutunan ko dito sa video lang sa ito, magdadala kayo ng ano, utility knife. Para pag may lumapit sa inyo rito, may panlaban kayo. So okay na si ano, Bagwis. Alisa tayo nga po sa ito. Chris! Sir Chris, ikaw pala yan! Si J-Tech to, sir! Ha? Si J-Tech to! Biglang tumigil eh! Okay na? Wala man akong ginano, bigla lang din umandar! Ah, sige, nasa likod lang naman ako. Oo, sir! Akong bala. Thank you, sir Chris, ha! Pusin mo lang yan. Opo. Si Richard Potato, inan. Rescue lang namin. Opo. Na nabutasan. Taka nga kung bigla niya akong tinab-tinigil. Pero wala naman ako nakita sira. Tapos tinanggal ko lang yung mga fuse. Hindi kayo na-overload dahil puro ilaw? Possible, pwede yun. Pero tik-check mo yung temperature mo, di umaandar. Ay, di umaandar pa ka. Ah, umaandar mo. Kaya rin naman na ano, dalawang ilaw lang muna gamitin mo. Sige po, dalawang ilaw na lang, Sir Chris. Sige na, sila na. Thank you, Sir Chris. Thank you, Idol. Hinintuan pa tayo ni Sir Chris, Bike Tech yan. Shoutout kay Sir Chris. Nag-overload siguro. Tayo mga boss idol, ngayon lang nangyari kay Bagwis to eh, hindi man to tumitigil talaga eh. Bagwis, anong nangyari sa'yo? Battery nga ata. Andito ako ngayon sa ano, sa toll gate or sa exit ng Puso Rubio. Bumigay yung battery ni Bagwis, nagpa-rescue ako kay Bossing. Tutuloy ko pa rin to kasi parang pagsubok lang naman to eh. So ito si Bagwis ngayon, naka-backlash.
Yan. So yung battery niya ito. Actually yung battery na to ay pinahiram sa akin ng isang tropa dahil mas modelo yung motor niya. So pinagpalit namin yung battery, hindi kayo expect na mangyayari to. So update ko na lang kayo mamaya pagdating nila bossing. Hello po. Nasiraan si JTEC sa may Poso Rubio. So papunta tayo ngayon. Ire-rescue natin siya. Nandito tayo sa ano na to? SCTEC. So Tiplex. Tiplex na guys. So nasiraan siya siguro around mag 11 o'clock PM. Eh ngayon 1:30 na. So ngayon pa lang kami nakahanap ng battery. Hopefully mag-work yung battery ng dala namin. Ayun, update na lang namin kayo pagdating namin dun kay JTEC. Mag-work ng battery. Hindi rin matanggap ni JTEC. Sobrang excited niya. Ilang araw na siya excited. Ilang araw niyong inantay to. Tapos ganito yung mangyayari. Ginawa naman niya yung lahat. Ginawa niya yung best niya. Nakaawa ko sa kanya kasi alam po, matagal na niya pangarap to. Matagal niya itong pinaghandaan. Tapos ganito yung nangyari. Salamat kay sir. Tulungan ako dito tsaka yung mga patron dito sa Tiplex na sir. Sila yung mga tumulong sa akin. Nag-broke down yung battery ko, pumutok. So wala, hindi tayo nakabini sir, mga boss idol, pero at least safe tayo. So iwan ko muna si Bagwis dito.